morning sa ating lahat. Muli ako si Mom Jane. Ayan. Tayo muli magsisimula sa ating Sunday School Online. Ngayon, tayo muna syempre ay mag-pray. Okay, let's pray. Tungo ang ating mga ulo at ipikit ang mga. Okay, let's pray. Panginoon, salamat po sa umagang muli ito na ipinagkaloob niyo upang kami ay narito upang makinig muli ng inyong salita. Aaral lang yung mga salita. Panginoon, gabayan niyo po ang bawat isa. Nawa po maging handa ang mga puso at isip. At nawa po ang inyong salita ay lubos ng maunawaan ng mga bawat isa. Ito po'y amin dinadalangin sa inyo, Ama, sa makapangyarihang pangalan lamang po ng aming Panginoong Jesus. Amen. Okay. Ngayon naman, syempre, awit muna tayo ng isang awit. Awitin natin yung Rejoice in the Lord, always rejoice. Yan, alam niyo na ba lahat yan, di ba? Okay, simulan natin. Rejoice in the Lord, always again, say rejoice. Okay, start. Rejoice in the Lord, always again, say rejoice. Rejoice in the Lord, always again, I say rejoice. Rejoice, rejoice, and again I say rejoice. Rejoice, rejoice, and again I say rejoice. Rejoice in the Lord always again, and I say rejoice. Ayan, sabi natin awitin, always rejoice. Ayan, kaya ngayon naman, maging handa ang ating mga puso, isipan para upang makinig ng salita ng Diyos. Ngayon, tatawagin natin ang tagapagturo. Ngayon, ang ating tagapagturo ngayon ay si Ma'am Nena. Ma'am Nena! Magandang umaga sa inyo mga bata. Ako nga pala si Teacher Nena. Ako po ay teacher ng grade 4. Doon sa mga hindi nakakakilala sa akin, ako ay nagpapakilala sa inyo. Ayan, si Teacher Nena. Ayan. Ngayon pong araw na ito, tayo po ay mag-aaral. Pero bago tayo magsimula, syempre, kailangan muna nating manalangin. Hingin natin ang guide ng Panginoon. Tayo po ay tumungo ang ulo, pumikit ang mata, tayo mananalangin. Dakilang Ama, maraming salamat po ngayon pong umagang ito, sapagkat muli, kami po ay mag-aaral ng inyong salita. Ako nga po, Panginoon, ay bigyan niyo po ng karunungan. At itago mo po ako sa inyong likuran, kayo po ang magsalita sa akin. Kung ano man pong nakita mong karumihan sa aking puso, ako po ilinisin niyo, patawarin niyo po ako, daluyan niyo po ako ng iyong kapangyarihan. Ikaw po, Panginoon, ang magpakahayag ngayong oras na ito sa mga bata. At ikaw po, Panginoon, ang magpaintindi sa kanila sa aming pong pag-aaralan na napakagandang verse na aming pong babasahin sa oras ni ito upang ibahagi sa kanila. Ito po ay aking dalangin. Nagpapasalamat sa pangalan ni Jesus. Amen. Okay. Ang ating ngang pag-aaralan mga bata ay tungkol nga sa nawala at muling natagpuan. At ang talatang ating babasahin ay masusumpungan natin sa Luke chapter 15 verse 1 to 32. Ang sabi dito, nung unang panahon na si Jesus Christ ay pumunta dito sa lupa, siya ay sinusundan ng maraming tao. At itong mga makasalanan, sila ay laging nakasunod kay Jesus Christ, yung mga manininingil ng buwis, nakasunod sa kanya. At umuupo, nakikinig ng pag-aaral ng salita ng Diyos. Pero yung eskriba at parasiyo, sumusunod rin siya. Sila, pero hindi sila para makinig ng salita ng Diyos, kundi kaya sila sumusunod para pag-usapan si Jesus. At ang sabi nila ay, itong taong ito, kinakausap niya ang mga makasalanan. So, para bang ang mga taong ito, iniisip nila na si Jesus Christ ay nakikipagkwentuhan sa mga taong makasalanan. At ang tingin kasi nitong mga parisiyo at eskriba, ang tingin sa sarili nila, sila hindi nagkakamali. Kaya nagsalita ang Panginoon ng isang talinghaga. At ang sabi niya, mayroon isang
tao na mayroong alaga na 100 na tupa. At yung isa ay nawawala. Hindi ba niya iiwan yung 99 na tupa para hanapin ang nawala? At itong may-ari ng tupa umalis, hinanap ang nawala at kanyang natagpuan. At nung siya'y makauwi sa bahay, siya'y galak na galak, tuwang-tuwa siya. Sapagkat ang sabi nung may-ari, "Uy, halika yung mga kapitbahay, nasumbong ko na yung nawawala kong tupa. At tayo'y magkatuwa." Ayan, ganun din mga bata. Kapag ang isang taong makasalanan ay nagsisi, nanampalataya na si Kristo lang ang tagapagligtas, ang Diyos sa langit at ang kanyang mga anghel ay nagkakatuwa. Ganun din yung inillustration ng Panginoon na about sa talinghaga na mayroong isang daang tupa at yung isa ay napahiwalay, pero dahil mahalaga sa kanya yung tupang yun, kanyang hinanap. Ganon din tayo mga bata, tayong mga taong makasalanan, hinanap tayo ng Panginoon at kanya tayong natagpuan. At nang siya'y ating makilala, tinanggap natin siyang tagapagligtas, nagkaroon tayo ng kagalakan sa ating puso. At higit sa lahat, kapag ikaw na makasalanan, nagsisi ka, tinanggap mo si Kristong tagapagligtas, ang mga anghel sa langit, una ay Diyos ay nagkakagalak, pati na rin ikaw. Kapag tinanggap mo si Kristo sa iyong puso, ikaw ay nagiging masaya. Ganun din ako. Kapag tinuruan ko kayo ng salita ng Diyos at kayo naligtas, sobrang nakakagalak sa ating puso. Kaya ang Panginoon ay nag-illustration na siya ay naparito, hindi doon sa mga taong ang tingin sa kanyang sarili, hindi nagkakamali. Ganun din yung isa pang talinghaga na kanyang tinuro, na mayroong isang babae na meron siyang 10 pirasong pilak. At nalaglag ang isa, siya ay hinanap niya hanggang sa tinanlawan niya ang ilalim ng kanyang mga upuan at nasumpungan niya yung pilak at siya'y tuwan-tuwa. Ganon din ang illustration doon sa isa. Nataliknghaga na yung 99 na wala, o ang isa'y nawala, yung 99 ay iniwan. Ito po ay katulad din ng illustration. At dito naman sa chapter 11, chapter 11 hanggang 32, atin namang maaalaman ang kwento na mayroong isang lalaki na mayroon siyang 2 anak. At yung 2 niyang anak, ang isa doon ay bunso siyempre at panganay yung isa. Pero yung bunso, siya ay mahilig sa kayamanan. Gusto niya, hawak niya agad ang kanyang mana. Hiningi niya agad ito sa tatay niya. Sabi, "Tatay, ibinta mo na, ibigay mo na sa akin yung iyong mga ipamamana sa akin. Hatiin mo na sa amin ni kuya ang pamanang ito." At yung ama na napakabait, hinati yung kayamanan. At nung hinati ang kayamanan, ang sabi ng kanyang anak, "Ibibinta ko na po ang kalahati na aking minana." At nung maibinta niya, syempre napakarami niyang pera. So dahil hindi siya marunong mawak ng pera niya, ang kanyang ginawa, pasyal din eh, pasyal doon. Ano pang ginawa niyan? Babae din eh, babae doon. Inom din eh, inom doon. Ano pang ginawa niya? Nagsusugal din eh, nagsusugal doon. Hanggang dumating ang panahon na naubos yung kanyang napakaraming pera. Sa palagay niyo mga bata, meron pa siyang mamanahin? Siyempre wala na. Inubos na niya. Hanggang sa siya ay nakaranas na siya ay nagugutom. Gutom na siya kasi wala na siyang pambili. Inubos niya yung pera niya sa paluging pamumuhay. Hindi siya naging matalino. At isang araw, siya ay gutom na. Napapunta siya doon sa isang lugar na mayroong isang lalaki na mayroong alagang mga baboy. Alam niyo mga bata, nag-alaga siya ng baboy. Gutom siya. Yung baboy may pagkain, siya ay wala. Wala siyang pagkain. Yung kanyang amo, alam mo ba,
ba mga bata na yung kanyang amo ay hindi mapagbigay, hindi man lang siya binigyan ng pagkain. Kaya ang ginawa niya, parang gustong-gusto niya nang kainin yung pagkain ng baboy. Siyempre, kayo ba kaya niyong kainin ng pagkain ng baboy? Di ba hindi? Kaya ang ginawa niya, napag-isip-isip niya, na-realize niya, yung tatay ko, napakarami ng pera, napakarami niyang katulong, at kami doon ay sagana. Pero wala na siyang mamanahin. Kaya ang gagawin niya, naisip niya, ako'y uuwi na lang sa amin. Sasabihin ko sa tatay ko, tatay, ako ay nagkasala sa Diyos at gayon din sa iyo. Patawarin mo ako, tatay. Yun daw ang sasabihin niya. Yun ang sasabihin niya pag siya'y pumunta sa tatay niya. At siya'y nagpasya na umuwi sa kanila. At siya'y magpapakumbaba at hihingi ng tawad. Sasabihin niya, gawin mo na lang akong katulong, ama. Yan ang sasabihin niya. At siya ay naglakbay hanggang sa makarating sa kanilang lugar. At ang sabi niya, nung ama niya, natanungan siya, anak ko yun. Yung matagal nang nawala. Nariyan na, dumating ang anak ko. Excited yung tatay niya. Excited na excited na makita niya yung kanyang anak na matagal niya nang hindi nakita, muling bumalik. At alam ba ninyo mga bata, sabi nung kanyang ama, niyakap na yung kanyang anak na napakahigpit. At alam ba ninyo, siguro yung taong itong lalaking ito, yung kanyang anak, dahil galing siya sa baboy, amoy baboy din siya. Napakadungis niya kasi hindi siya makapagbihis. Pero yung tatay niya, alam mo, hindi siya nandiri sa kanyang anak. Niyakap niya ito sa sobrang pananabik niya at minaghahalikan niya. At sabi niya sa kanyang mga katulong, hali kayo, hali kayo. Ang aking anak ay dumating na. Kumuha kayo ng damit at ng singsing at ng pangyapak at ikaw maligo, anak, at magbihis ka. Ang sabi ng tatay, ganun niya kamahal yung kanyang anak, na kahit nagkasala sa kanya, ang sabi ng anak, ama, patawarin mo ako, nagkasala ako sa iyo at sa Diyos. Ngayon, kahit ako'y gawin mo na lang alila mo. Pero alam mo mga bata, hindi ang tingin ng tatay sa kanyang anak ay alila, kundi anak. Kaya ang ginawa niya, pinaghanda niya na pagkain. Sabi niya doon sa kanyang mga katulong, hoy mga katulong, kumuha kayo ng isang tupa at ating kakatayin at tayo maghahanda. Paghahanda natin ang aking anak sapagkat ito'y nawala, ngunit muling nagbalik. Yan ang sabi ng kanyang tatay. At siya ay binihisan hanggang ang mga kaibigan nila nagkatuwa dahil sila ay naroon nakikisaya doon sa muling pagbabalik ng prodigal son. Ayan, prodigal son ang tawag doon. Siya'y napahiwalay, pero muling bumalik sa kanyang tatay. Alam niyo mga bata, meron siyang kapatid. Narinig niya na nagkakasayahan. Yung kanyang kapatid na panganay, di ba, hindi naman siya umaalis. Napakasipag niya, pinaglilingkuran niya ang tatay niya. Pero yung kayamanang pamanan sa kanya ay hindi nawala. Kaya, ang itong lalaking ito, narinig niya, sabi, ama, tinawag niya yung katulong, bakit nagkakasaya sa amin? Bakit ano bang meron? Sabi nung isang katulong na nakausap nung panganay na kapatid niya, ay, dumating yung kapatid mong matagal nang nawala, ay nagbalik, ubos na yung pera, wala nang kapira-pera. Kaya ngayon narito, tuwan-tuwa ang tatay mo dahil matagal na siyang wala, muli siyang nagbalik, ang sabi nung kanyang alila. At itong kapatid na panganay, siya'y galit na galit. Sabi niya, bakit ayaw kong pumasok dyan? At dahil doon, sabi nung katulong, yung anak niyo po dumating na, ayaw pong pumunta dito. Galit po doon sa kanyang kapatid. At dali-daling nilapitan nung kanyang tatay, yung panganay na anak na galing sa pagtatrabaho at kinausap niya. Sabi niya, anak, munta ka na dito sa loob, bakit pagkatuwa? Kasi yung kapatid mo'y muling nagbalik. Alam mo po ba? Alam niyo ba? Hindi natuwa yung kapatid na panganay na dumating yung kanyang kapatid
Hindi siya natuwa, di ba? Dapat siya'y matutuwa sapagkat mananabik siya na makita ang kanyang kapatid. Sabi, ikaw tatay, pinaghanda mo pa yung kapatid kong yan. Samantalang, yan ay inubos niya yung pamana mo. Nilustay niya yung kayamanan mo. Bakit ngayon tinanggap mo pa yan dito? Sabi, anak, huwag kang magselos. Kasi itong kapatid mo ay nawala at muli nating natagpuan. Iyon naman yung mga naiwang pamana. Iyong lahat yan, wala na siyang pamana. Kaya mga bata, alam ba ninyo kung ano ang nawala doon sa prodigal son? Wala na siyang mamanahin. Pero hindi siya itinuring ng kanyang ama na ano siya? Hindi siya itinuring na katulong. Anak pa rin ang turing sa kanya. Kung titingnan natin mga bata, mayroong mga anak ng Diyos na napapalayo sa Panginoon. Napapalayo. Pero, pag naalala niya na kailangan niya pala ang Diyos, muli siyang babalik. Sapagkat ang isang anak ng Diyos, kapag lumayo sa Panginoon, ikaw ay nagsisina ng kasalanan mo, tinanggap mo na si Kristong tagapagligtas, ikaw ay anak ng Diyos, ikaw ay lumayo sa kalooban ng Diyos, alam mo ba kung anong mangyayari sa iyo? Mapapariwara ang buhay mo. Kagaya ng prodigal son, napahamak siya sapagkat hindi niya sinunod ang utos ng Diyos. Kaya nga ang sabi niya, Ama, patawarin mo ako. Ako'y nagkasala sa langit, sa Diyos, at nagkasala rin ako sa iyo. Dahil hindi ko pinahalagahan ang pamana na binigay mo sa akin. At ako'y nagpakalayo-layo sa Diyos, nagpakasarap ako sa buhay ko, hindi ko pinahalagahan ang salita ng Diyos, kaya ito ang nangyari sa buhay ko. At alam ba ninyo mga bata, kung titingnan natin ang aral, makikita natin na Panginoon, huwag mong hayaan na ako'y lumayo sa iyo. Huwag mong hayaan, Panginoon, na maging kagaya ako ng prodigal son, na ang aking buhay ay inaksaya ko ng mahabang panahon. Nagliwaliw ako, lumayo ako sa kanya, nawala ang lahat sa akin. Pero nga, ang Diyos ay laging handang magpatawad. Kapag tayo ay nagbabalik loob, humingi ng tawad sa Diyos, humingi ng tawad sa mga magulang natin na ginawa natin ang hindi maganda. Andyan parati ang Diyos, handang magpatawad. Nandyan parati ang ating mga magulang na kapag tayo'y nagkamali, lagi tayong handang tanggapin, lagi tayong handang patawarin. Ganun kabuti ang ating Diyos, sapagkat ang pag-ibig ng Diyos ay hindi nagbabagos. Hindi kagaya ng pag-ibig ng tao na nagbabago. Pero ang tatay, kapag nagmahal ang magulang sa anak, hindi rin siya nagbabago. Kahit siya ay umawa ng hindi maganda, handa pa rin niyang tanggapin, handa pa rin niyang patawarin sapagkat ganun niya kamahal ang kanyang anak. Kaya mga bata, nawa sa umagang ito, meron kayong natutunan na napakagandang aral. Yung ating pinag-aralan na yung 19 na tupa na naiwan at yung isang nawala ay hinanap ng kanyang may-ari sa kanya. At nung kanyang matagpuan ay nagsaya siya. Ganun din tayo. Kapag hindi ka paligtas, pag hindi mo pa tinatanggap si Kristo na tagapagligtas, wala pa si Kristo sa puso mo, at ikaw ay nagsisi sa iyong kasalanan, tinanggap mo si Kristong tagapagligtas, pinatira mo siya sa puso mo, ang pangako ng Diyos ay buhay na walang hanggan. Ganun kamahal tayo ng Diyos. Ganun tayo kahalaga sa harapan ng Diyos. Na tayong makasalanan, hinanap ng Diyos, na naog dito sa lupa ang Panginoon para tayo tubusin sa ating mga kasalanan. At ngayong ikaw ay ligtas na, tinanggap mo na si Kristo tagapagligtas, yung pagkakatuwa na sinasabi sa Biblia, nagkakatuwa sila, nagsasaya sila, ganun din ang anghel sa langit. Pag ang isang tao nagsisi sa kasalanan, tinanggap si Kristo tagapagligtas, andun ang agalakan ng Diyos at ang mga anghel sa langit.
Kaya mga bata, kung hindi ka paligtas, kung hindi mo pa tinatanggap si Kristo na tagapagligtas, pwede mo siyang tanggapin. At kung ikaw naman ay ligtas na, huwag kang lalayo sa Diyos. Manatili ka sa kalooban ng Diyos. Huwag mong hayaan na mapalayo ka sa Kanya. Ipanalangin mo sa Diyos, Lord, ang buong buhay ko'y iyo. Gamitin mo ako. Ganun kahalaga mga bata ang buhay natin sa harapan ng Diyos. Kaya huwag natin lalayuan ang Diyos na nagbigay sa atin ng kaligtasan, ng buhay na walang hanggan. Huwag natin siyang lalayuan. Lagi tayong magpasakop sa Kanya. Lagi tayong maging mapanalanginin. Lagi tayong isuko natin ang ating buhay sa Diyos. Magpakumbaba. Lagi magpakumbaba. Ang nakita kong katangian ng prodigal son na napakaganda. Siya ay marunong magpakumbaba. At yung tatay ay marunong magpatawad. Ganon din ang Diyos natin sa langit. Kapag nakita ng Diyos na ikaw ay marunong magpakumbaba, marunong kang magpatawad, ang Diyos ay natutuwa. Ang Diyos ay nagagalak. Ang mga anghel sa langit ay nagagalak. Sa isang taong makasalanan na nagsisi, ang mga anghel sa langit nagagalak. Sa isang anak ng Diyos na namuling na dumbalik sa Kanya, muli na siyang naglingkod sa Panginoon, andun yung kagalakan ng Panginoon. At muli tayong pasisiglahin, muli tayong magagamit. Kaya, mga bata, huwag na tayong lumayo. Kagaya ng prodigal son. Naintindihan niyo po, mga bata, ngayon pong umaga ang ating pinag-aralan. So, ano po ang natutunan niyo? Una, huwag tayong lalayo sa Diyos. Huwag nating gagayahin ang prodigal son. Pero ang magandang katangian ng prodigal son, siya ay nagpakumbaba, nagbalik loob sa Diyos at sa kanyang tatay. Ganun din, yung panganay na kapatid, hindi siya naging mabuting huwaran kasi akala niya siya'y mabuti, akala niya siya'y mabait kasi hindi siya umaalis at hindi niya nilustay yung minana niya. Pero may maling attitude yung kanyang kapatid na panganay. Kagaya din ng mga Pariseo, akala nila sila'y matuwid sa paningin ng Diyos. Pero hindi sila ang tinignan ng Diyos, kundi yung mga makasalanan na nagsisi at nanampalataya. Kaya maraming salamat nawa mga bata sa umagang ito. Meron kayong natutunan sa ating pinag-aralan. Yun lang po at maraming salamat. Tayo'y muli, tumungo ang ulo, pikit ang mata, tayo'y mananalangin. Tayo'y mananalangin, mga bata. Dakilang Ama, salamat po sa inyo. Ikaw po'y napakabuti sa amin. Kahit kailan, hindi mo kami iniwan. Pero kayo, malimit naming talikuran. Binabaliwala namin kayo. Patawarin niyo po kami. Kung kami po, Panginoon, ay nakakagawa ng hindi nakapagbibigay kaluguran sa inyong pangalan, patawarin mo rin po kami. Kung kami po, Panginoon, malimit na sinasakpan namin kayo dahil sa hindi namin pagpapahalaga sa inyong salita, tulungan mo kami, Panginoon, ng paglingkuran ka namin buong buhay namin. Huwag mo pong pabayaan. Naiwanan namin kayo, kagaya ng prodigal son, na halos ginugol niya ang kanyang panahon sa mga makasalibutang bagay. Tulungan mo po kami, Panginoon, na paglingkuran ka namin. At huwag mo pong hayaan, Panginoon, na kami ay lumayo sa inyo. Kundi buong buhay namin, iaalay namin sa inyong Ama. Tulungan mo po kami, hindi namin kaya. Pero sa tulong at sa biyaya mo, andyan ka parati sa amin para kami po, Panginoon, ay tulungan na magtagumpay sa aming mga kahinaan. Kung meron man po, Panginoon, nakikinig sa mga oras na ito, sa mga taong hindi paligtas, kagaya, Panginoon, nung nasa chapter 1 ng Luke chapter 1, Panginoon, na yung mga makasalanan ay umuupo, ang mga maniningil ng buwis ay nakaupo at nakikinig ng salita ng Diyos. Dalangin ko po sa inyo, Panginoon, na ang mga tao na
nakikinig ng inyong salita, matutong magpakumbaba, matutong umamin sa kanyang pagkakamali, at tanggapin kang tagapagligtas. Kaya sa mga oras na ito, kung mayroon man po diyan na hindi pa save sa mga nakapanood, hindi mo pasiyak na sa langit ka pupunta pag ikaw ay namatay, sundan mo ang panalangin ko. Dakilang Ama, lumalapit po ako sa inyo. Inaamin ko po na ako ay makasalanan. Patawarin niyo po ako sa aking mga nagawang kasalanan. Pinagsisisihan ko po ito. Ako po ay nananampalataya na ikaw po'y ipinako sa krus, namatay, nalibing at muling nabuhay. Ikaw po, Panginoon, ang aking tagapagligtas. Ikaw po ang aking Panginoon. Patawarin niyo po ako. Tinatanggap kita. Pinapapasok kita sa aking puso bilang personal kong tagapagligtas. Sa mga oras nito, ito po'y aking inilalapit sa inyo at idinadalangin sa makapangyarihang pangalan ng aming tagapagligtas na si Jesus. Amen. Amen. Wow! Nakakatuwa po ito, di ba? Naiintindihan niyo ba ang bawat itinuro sa atin ni Ma'am Lena? Okay, ngayon naman, para sa ating activity, tawagin natin si Sir Cello o si Sir Angelo. Good day mga bata! Ako nga muli si Sir Angelo para sa ating activity. Ngayon, mag-drawing kayo ng isang damit or kasuotan na pinasuot sa kanya ng kanyang ama. Gandahan nyo dahil maganda ang ibinigay sa kanya ng kanyang ama nung siya ay bumalik. Kaya, hihintayin ko ang inyong drawing or activity at isend nyo sa messenger. Yan, hihintayin ko lang sa inyo. Maraming salamat at paalam. Sa ating member verse, tatawag natin si Sir Sander. Our memory verse for this morning is in Luke chapter 15 verse 10. And it says, "Likewise, I say unto you, there is joy in the presence of the angels of God over one sinner that repenteth." Again, "Likewise, I say unto you, there is joy in the presence of angels of God over one sinner that repenteth." Thank you very much. Ayan. Okay. At ngayon, syempre, magtapos na ang ating pag-aaral muli. Nawa sa susunod na linggo ay muli tayong magkasama-sama at mag-invite kayo ng... At sa ating activity, si Sir Cello o si Sir Angelo. Sa ating member verse, tatawag natin si Sir Sander. Ayan. Okay. At ngayon, syempre, magtapos na ang ating pag-aaral muli. Nawa sa susunod na linggo ay muli tayong magkasama-sama at mag-invite kayo ng mga kaibigan na pwede niyong ma-invite. O kapitbahay ninyo, pwede niyong sabihan na meron tayong online Sunday school para napapakinggan din nila, para napapakinggan din nila ang mga salita ng Diyos na nagmumula sa Biblia. Ngayon, tayo ay mag-closing prayer na. Tumumuli natin ang ating mga ulo at ipikit ang ating mga mata. Okay, let's pray. Panginoon, salamat po. Muli ay isang kwento na naman mula sa Biblia ang aming napag-aralan. Salamat po sa buhay ng mga karakter na ito, Panginoon, na kung saan nagiging halimbawa at huwaran para sa amin, Panginoon. Dalangin po namin ang bawat isa. Inyo pong ingatan muli. Ingatan niyo po kami sa anumang karamdaman, higit sa lahat ang mga karamdaman na nangunguna ngayon o kumakalat. Iiwas niyo po kami dito, Panginoon, ang bawat isang mga bata, ang bawat mga magulang, lalo na po yung mga naghahanap buhay sa labas. Ingatan niyo po, Panginoon, at kayo na po ang bahala sa amin. Ipinagtitiwala na po namin ang lahat ng ito sa makapangyarihang pangalan po ng aming Panginoong Jesus. Amen. Okay, next Sunday ulit tayo. Tayo ay magkita-kita.